sa kahabaan ng JP Rizal Street sa Caloocan. Isang padyak ang agaw pansin. Sa halip na pagkaing turo-turo ang ibinebenta. Mga pabango ang kanilang nilalako. Hindi masangsang amoy. Presyo okay lang, kayang-kaya. Iba po yung bango niya, saka matagal siya, matagal matanggal yung bango niya. Kahit laban mo, andun pa rin yung amoy ng pabango niya. Ito ang Perfume on Wheels business ni Menchi Barcelona. Iisa man ang kulay, may iba't ibang amoy na pwede sa babae, pwede rin sa lalaki. Dito po sa sidecar namin, may iba pa po tayong klase ng pabango at iba't ibang sukat ng ating mga bottle. Meron tayong 100 ml, meron tayong 85 ml, and meron tayong 60 ml. Kapag bibili po kayo sa amin, mamimili po kayo ng perfume na iba't ibang klaseng amoy. And then, tsaka pa lang po namin siya isasalin sa inyong bote. Kung meron po kayong available sa bahay nyo na mga bote na hindi nyo na ginagamit, pwede po rin namin siyang i-refill sa halagang piso per ml. Gaya ng kanyang mga pabango, sabut-saring aroma ng mga pagsubok ang pinagdaanan niya mula sa pamilya. Naranasan din namin na minsan wala kaming ulam. Uulamin namin is kung naniniwala, asukal, gatas na malapot, saging. Sabi ko, magsisikap ako na makatapos ng pag-aaral. Pero isang araw, may lumapit sa akin na nakita na may potential akong magturo papuntang Japan. Sumama ako na walang permission sa mga magulang ko. Dahil hindi ko na sinabi. Dahil pag sinabi ko, hindi nila ako papayagan eh. Dahil gusto ng tatay ko talaga makatapos ako. At maging sa pag-ibig. Umalis po kasi yung first husband ko papuntang Amerika. Uso po kasi yun, pupunta ka ng Amerika and then mag-aasawa ka ng ibang babae para lang maging legal ka. So that time parang nahirapan ako, hindi ko kaya yung ganung sitwasyon. Nakakilala uli ako, naakala ko siya na, pero hindi pa pala. Pero sandaling panahon lang kami nagsama. That time na talagang gusto kong makapag-abroad na bumalik sa ibang bansa. Pumunta ako ng Dubai, nagtrabaho ako as cashier. And then nakakilala na naman ako ng isang lalaki. Matagal din kami nagsama, 7 years. And then after, umuwi na siya ng sarili niyang bansa na kailangan niya ng mag-asawa ng katulad ng lahi nila. Sobrang sakit. Kaya lang, kailangan mo tiisin para sa anak mo. Dahil sa malateleseryeng buhay, minsan na rin kinwestiyon ni Menchi ang Diyos. Lord, bakit ganun? Hindi naman ako masamang tao para masaktan. And then, nung nadala nila ako sa church, doon ko lang nalaman lahat, nakilala si Lord, na may mga bagay na dapat tayong tanggapin kahit masakit. Tanggapin mo kasi kapag dumating sa iyo yung time na yun, ibibigay na sa'yo yung kasunod nun na napakagandang buhay para sa'yo. Matapos mabigo sa pag-ibig habang nasa Middle East, isang oportunidad ang kanyang nakita. Naglalakad-lakad ako sa isang lugar sa Dubai na meron lumapit sa aking tao na ito magandang negosyo to kasi ang mga Pilipino mahilig sa perfume. Dinala niya ako dun sa shop niya and then pagkadala niya sa akin sa shop, binigyan niya akong sample. Umuwi ako ng bahay, naamoy nung tita ko, sabi, ano ba ko to ah? Bumili na ako ng ilang pirasong ano. And then, tinuruan niya ako. Pagbalik sa Pilipinas, gumawa si Menchi ng mga pabango. At para mas tumatak sa tao, binenta niya ito gamit ang sidecar. Isa niya, akala nila kung ano yung tinitinda namin. Akala nila juice or mantika. Ano ba tinitinda doon? Kaya minsan kapag nadadaan lang sila, kailangan talagang i-promote mo yung product mo na, ma'am, perfume. Kasi kung hindi mo sasabihin, makikita nila parang juice or kung ano akala nila. Dahil first time lang nilang nakakita ng pabango sa kalye. Bukod pa rito, meron na rin siyang e-bike na rumoronda. At maliit na pwesto sa isang mall sa Divisoria. Gusto nyo rin bang umasenso? Ito ang easy step sa paggawa ng pabango. Happy New Year mga kapuhunan, ituturo ko lang sa inyo ang paggawa ng pabango na para pwede niyong pang negosyo. Ito ang kailangan natin sa mga pabango.
isang tube, baker, paglalagyan ng pabango, water, ethanol, fragrance oil, and moisturizer. Ang una natin gagawin ang ilalagay natin ang fragrance oil. So maglalagay tayo ng 20 ml na oil fragrance. Ang water ay para mawala ang alis ng ethanol. So maglalagay tayo ng 5% water. Ilalagay naman natin ang 70% ethanol. Lalagyan natin siya ng moisturizer and fixative na magkasama na siya dito. Ilalagay natin siya ng 5%. Kapag magandang klase ang ating moisturizer, kahit konti lang ang ilagay natin, okay na siya. Kailangan natin siyang haluin mabuti. Kapag nakita nyo na siyang halong-halo, wala nang oil na nakatumpok siya sa ilalim, pwede na natin siyang ilagay sa dalawang 40 ml na bottle perfume. Ito na ang ginawa nating dalawang 40 ml na perfume oil base na nagkakahalaga sa puho ng 70 pesos. Binebenta na dalawa 150, so may tubo na po kayong 50% na pinuhunan nyo sa inyong negosyo. Kahit single mother na itaguyod ng maayos ni Menchie ang kanyang mga anak at ginawa rin niyang inspirasyon ang pagsubok sa buhay. Umapit ka kay Lord. Kailangan matyaga ka. Libre lang mangarap eh. Kasi kapag wala kang pangarap sa buhay, wala kang gagawin eh. Kailangan talagang ipurso mo kung ano yung talagang gusto mo. Tsaka kailangan focus ka talaga sa isang bagay. Tara na't umaman at manood ng may puhunan. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng ABS-CBN.